Welcome to RND Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Nakaraang video ay tinalakay natin kung bakit hindi nakasama sa top 10 best fighter jet ang F-22 Raptor at marami din sa inyo ang nakapansin kung bakit kasama ang Shengdo J-20 ng China sa mga video. Kaya ngayon, narito ang mga kasagutan. Pero bago tayo magsimula, shoutout po muna sa ating mga top commenters and new subscribers. Shoutout po kina Pancho Elliot, Melvin Lopez, Domingo TV, Melchor Habalde, Mixer ang inyong lingkod, Stunner Clash, Obring Technician, Edison Cambaya, Boy Tagiawat, Arthurada Arziga, Estilito, Ariel Francis Hataas, Antonio Paunon, Polo Boys from Canada, Jefferson Gaming Whitey, Felix Copper, Dexter the Big Lidog, Dionis Cala, Jodel Tayom, Asyong Sandra from Italy, Noli Ligoyo from Lucena, Mendy Jesus at June Francisco. Maraming salamat mga idol sa inyong mga komento at suporta dito sa ating channel. Kinopya nga lang ba ng China ang F-22 Raptor? Yan ang tatalakay natin sa videong ito. May mga espekulasyon na ninakaw daw di umano ni Mr. Zhu Ben, isang Chinese national at entrepreneur na nagtatrabaho sa isang Canadian aviation industry. Nakipagsabuatan di umano si Zhu Ben sa mga professional na mga hackers at high-ranking Chinese military upang makuha ang data sa isang library ng US military secrets. And to cut the long story short, nagtagumpay si Zhu Ben na makuha ang nasa 630,000 files mula sa Boeing, kung saan kasama sa mga files ang data patungkol sa system ng F-22 at F-35. Nahuli si Zhu Ben noong 2014 at ikinulong matapos umamin sa kanyang ginawa. Kaya ngayon ay tingnan natin kung ano-ano nga ba ang features ng Shengdo J-20, kung kapareho nga ba ito sa F-22 Raptor ng Amerika. Kaya tara, sit back and relax while watching this video. Ang Shengdo J-20, o kilala sa tawag na Mighty Dragon, ay isang stealth fighter jet ng China na ginawa ng Shengdo Aerospace Corporation para sa People's Liberation Army, Air Force o PLAF. Itinuturing itong 5th generation fighter jet katulad ng F-22 Raptor at F-35 Lightning II ng Amerika. Kasalukuyang inaasahang nasa 70 hanggang 150 units ang nasa serbisyo ng PLAF ng J-20. Bagaman ang eksaktong bilang ay hindi pa rin kumpirmado dahil sa kakulangan ng detalyadong impormasyong pampubliko mula sa gobyerno ng China. Mga advanced na tampok ng Shengdo J-20. Stealth design. Ang J-20 ay idinisi nyo upang mabawasan ang radar cross-section nito na nagpapahirap sa mga radar system ng kalaban na matukoy ito. At ang makinis na nyo, mga angular na pakpak at internal weapon base ay mga elemento ng steel. Powerful radar system. May advanced active electronically scanned array o ASA radar ang J-20 na nagbibigay sa mga piloto ng kakayahang makakita ng mga target mula sa malayo at mag-track ng maraming targets ng sabay-sabay. Super cruise capability. Bagaman nagkaroon ng ilang hamon sa paghahanap ng angkop na makina, tinatayang kayang mag-super cruise ng J-20. Ibig sabihin ay kaya nitong lumipad ng mas mabilis na hindi kinakailangan gumamit ng afterburners. Internal weapons bay. Para sa mas mataas na steel, ang mga sandata ng J-20 ay naka-embark sa loob ng katawan ng jet. Ito ay may malaking internal weapons bay para sa mga missiles at kaya ring magdala ng iba't ibang sandata sa mga panlabas na hard points kung kinakailangan. Thrust vectoring. May mga ulat na ang mga bagong version ng J-20 ay may thrust vectoring na nagpapahintulot sa jet na magkaroon ng mas mataas na agility at mas advanced na maneuvering capabilities. Data link system. Ang J-20 ay may kakayahan sa network-centric warfare. Gamit ang data link system, maaari itong mag-exchange ng information sa iba't ibang unit tulad ng mga drone, ground forces at iba pang sasakyang panghipapawid ng China para sa mas magandang situational awareness. Ano-ano nga ba mga armas na dala nito? Ang Shengdo J-20 ay may dalang iba't ibang mga sandata upang tugunan ang iba't ibang klase ng misyon tulad ng air-to-air combat at ground strike. Ang mga armas nito ay naka-embark sa loob ng internal weapons bay upang mapanatili ang stealth capabilities nito. Narito ang mga pangunahing armas na madalas na ginagamit ng J-20. PL-15 o Long Range Air-to-Air Missile. Ang PL-15 ay isang long-range missile na may radar homing capabilities at maaaring umabot ng mahigit 200 kilometro. Ito ay partikular na idinisenyo upang makipagbakbakan sa mga fighter jets sa malalayong distansya. PL-10 Short Range Air-to-Air Missiles. Ang PL-10 ay isang short-range missile na may mataas na agility
at infrared homing capabilities, ang missile na ito ay dinisenyo para sa close range combat at mas magaan kumpara sa PL-15, kaya mas madali itong gamitin para sa mabilisang maneuver. PL-21 o hypersonic air-to-air missiles. Ito ay under development pero ayon sa ulat, ang China ay nagde-develop ng hypersonic missile na maaaring gamitin ng J-20. Kung ma-deploy, ang missile na ito ay magiging isang malaking bintahe dahil sa bilis at hirap itong mapigilan ng mga kalaban. Anti-radiation missile o ARM. May kakayahan ding magdala ng anti-radiation missile ang J-20 para sirain ang mga radar at ground-based air defense system ng kalaban. Precision-guided bombs. Bagaman mas kilala ang J-20 bilang isang air superiority fighter, kaya rin ito ang magdala ng precision-guided bombs para sa mga ground attack missions kung kinakailangan. External hardpoints o mga posibleng dadalhin at ibang suporta. Ang J-20 ay may kakayahang mag-mount ng mga armas sa mga external hardpoints, ngunit bihirang ginagamit ito sa mga high-stakes missions dahil babawasan ito ang stealth advantage ng jet. Ang mga hardpoints ay maaaring magdala ng karagdagang missiles, fuel tanks o guided bombs kung kinakailangan. Sa mga katanungan kung kinopya nga ba ng China ang F-22 at F-35 ng Amerika, narito ang mga kasagutan. Ang Chengdu J-20 ay may mga aspeto ng disenyo at teknolohiya na tila humahalaw ng inspirasyon mula sa mga Amerikanong fighter jets tulad ng F-22 Raptor at F-35 Lightning II. May mga ulat na nagsasabi na maaaring nakuha ng China ang ilang teknikal na impormasyon at disenyo mula sa mga naunang proyekto ng Estados Unidos. Gayunpaman, mahirap matukoy ang lawak ng pangihiram o impluensya ng mga ito sa kabuuang disenyo ng J-20 dahil sa limitadong pampublikong impormasyon tungkol sa teknolohiya ng bansang China. Narito ang ilang mga aspeto na nagdulot ng haka-haka tungkol sa posibleng pagkakahuwig o impluensya mula sa mga Amerikanong jets. Number 1, stealth design similarities. Ang makinis na disenyo at ang stealth focus angular na hugis ng J-20 ay maaaring maihahambing sa F-22 na may layunin ding mabawasan ang radar signature. Parehong may internal weapon base ang J-20 at F-22 upang hindi makita sa radar ang mga armas. Isang karaniwang diskarte para sa stealth aircraft. Number 2, advanced radar and sensor systems. Ayon sa ilang eksperto, ang radar at sensor systems ng J-20 ay may pagkakahawig sa sistema ng F-35. Ang mga sistema ng data fusion at network-centric capabilities ng J-20 ay maaaring may impluensya mula sa mga features ng F-35 na disenyo para sa modernong network warfare. Number 3, ASA radar. Ang ASA o Active Electronically Scanned Array radar ay ginagamit sa F-22 at F-35 at isa rin ito sa mga pangunahing tampok ng J-20. Ang teknolohiyang ito ay nagbibigay ng kakayahang mag-scan at mag-track ng maraming target sa malalayong distansya ng sabay-sabay. Thrust vectoring technology. Ang thrust vectoring capability na nakikita sa F-22 ay posibleng impluensya sa mga mas bagong version ng J-20 na inaasahang magkakaroon din ng ganitong kakayahan upang mapabuti ang maneuverability nito. Pagkakaiba ng J-20 sa mga Amerikanong jets. Bagaman may mga pagkakahawig, ang J-20 ay may natatanging disenyo rin na nakaakma sa mga kinakailangan ng China. Halimbawa, mas mahaba ang katawan ng J-20 kaysa F-22 Raptor at F-35 Lightning II ng Amerika. At ito ay tila nakadisenyo para sa long-range engagements at air superiority sa mga malalayong distansya sa Asia-Pasipiko. Hindi rin ito kasing maneuverable ng F-22. Ngunit binigyang din ang stealth at long-range radar capabilities nito. Ang J-20 ay may ilang aspeto na hinango o may impluensya mula sa teknolohiyang Amerikano, lalo na sa stealth at radar capabilities. Ngunit ito ay hindi direktang kopya ng F-22 o F-35 at ang disenyo nito ay tila nakaayon sa mga natatanging pangangailangan at estratehiya ng China sa kanilang military operations. Maraming salamat po sa inyong panonood at kita-kita tayo sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.